Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan sa pangunang panalangin po. Aming binabid, Honorable Evangelist Will De Almeda, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal gawain na tapos na tigit. Sa pagkilos mo mainam sa aming kaligitnaan sa iyong Santong Espiritu na nagbigalak sa mga puso at bagong lahat, kami po ay nagpakumbaba lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami at patawarin, lubos labis mo kami nagsisi at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay ng mga katagan na dapat bigkas ikaw aking nasahan. Buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness and loosen doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray, amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Pesu Kristo. At ako po yung nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will De Almeda, the End Time Prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi-hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Armistan Pastor, our beloved Mama Dear. Apo'y nagpabot ng pagbati paggalang sa mga beloved children, ang ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpala mga baguhan at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. At sa araw na ito, ating tatalakayin, something to hide. Something to hide, sa Tagalog, bagay na dapat itago. Basahin natin ang ating teksto. Sa mga awit, 119 talatay 11 talon sa 16, ganito po ang pagkasulat. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 16, ako'y mag-aliw sa iyong mga palatuntunan, hindi ko kinalilimutan ang iyong salita. Dito po sa mga kawikaan, 28 talatay 13, ganito rin po ang pagkasulat. Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalansang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iwan ng mayaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Amen. Palapakan po natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait sa langit na Diyos, ating pinakamalapi Hesu Kristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Something to hide, ibig sabihin bagay na dapat itago. Minsan, mga minamahal, nagkakamali tayo ng bagay na ating dapat itago. Ang naitatago natin, mga minamahal, yung kasalanan na nagbubunga ng karamdaman at may kabayarang kamatayan. Kasi ang kasalanan, pag tinago natin yan, ayaw sa gusto natin lilitaw at lilitaw. Dahil may bunga nga yan na karamdaman, mga minamahal. Magtago ka ng magtago ng kasalanan mo, ay isang araw, kahit ayaw mo, lilitaw yan. Pag lumitaw na ang karamdaman sa katawan mo, na bunga ng kasalanan. Kaso ang nakakalungkot pa niyan, mayroon ka pang kabayarang kamatayan. Pero something to hide, bagay na dapat itago, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So if you have something to hide, meron kang bagay na dapat itago, mga minamahal, ang dapat pala nating itago sa puso natin, ang sabi ng ating nabasa ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pag ang salita ng Diyos ang tinago natin sa ating puso, mga minamahal, lilitaw ang bunga na ang nakatago sa puso natin ay salita ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, pag nasa puso mo ang salita ng Diyos, dyan mo yan itinago, ang sabi, hindi ka magkakasala laban sa Panginoon. Bakit? Kasi tama yung bagay na itago mo, mga minamahal. Tamang bagay. E ang sabi ng verse 16, ako'y maaaliw sa iyong mga palatuntunan, hindi ko kakalimutan ang iyong salita.
So pag ang naitago natin sa ating puso, hindi kasalanan, kundi salita ng Diyos ang sabi, maaaliw ka, magkakaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ito ay hindi mo malilimutan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pero pagkasalanan ng ating itinago, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Wala sa'yo ang pagginhawa. Masaya ka lang. Gawa ka ng gawa ng kasalanan. Tago ka ng tago ng kasalanan. Isang araw, wala na ang kalusugan mo. Wala na ang kaginhawahan. Dahil maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang kasalanan tinago mo, ang sabi, hindi ka giginhawa. Pero sa last place, ang sabi, ngunit ang nagpapahayag, ang nag-iiwan ng mga ayaon ay magtatamo ng kaawaan. Doon darating sa atin ang kaawaan kapag iniwan na natin ang kasalanan, kapag ipinahayag na natin, mga minamahal, ay nga tayo nagpapatotoo, mga minamahal, hindi tayo nagpapagalingan, sinabi na, noon ako, babaero ako. Noon, sugular ako. Hindi po. Sinasabi natin, ipinahayag natin yung dati nating kalagayan na sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon nang tayo makapakinig ng tunay na ebanghelyong ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ngayon, ang nasa puso na natin, hindi na kasalanan, salita na ng Diyos. Kaya naman, tayo mismo nagsasabi sa ating sarili, lumalabas sa ating mga labi, pinaginhawa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, merong tinatawag na time of fears. Kinakailangan, mga minamahal, kung magtatago tayo, salita ng Diyos. Dahil ayaw mo sa gusto, mga minamahal, the time of fears will come. Darating at darating ang sinasabing panahon ng pagkatakot. Basa. Dito po sa mga awit, kabanata 56, ang talata po 3 hanggang 4. Sa panahon ako'y matakot, aking ilalagak ang aking salita sa iyo. Sa 4, sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay ilalagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Dumarating yung panahon ng takot, mga minamahal. Di ba? Pagkaroon ng nagkaroon ng lindol, natakot ka. Kasi tao tayo eh, mga minamahal. Di ba? Minsan, nagkaroon ng tinatawag na pangyayari hindi mo inaasahan, natakot ka. Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung takot mo, that is the signs of unbelief. Ibig sabihin, senyalis yan ng ikaw ay walang pananampalataya. Dahil kapag tayo naglingkod sa Diyos at ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, dumating man ang panahon ng takot, hindi ka natatakot, pero nagtitiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Iba yung ikaw ay natatakot na walang tiwala sa Diyos, mga minamahan. Iba yon. Sabihin mo, ikaw ay walang takot, wala ka namang tiwala sa Diyos. Mali, mga minamahan. Kung ikaw ay may takot na magkasala sa Diyos, wala kang takot anuman ang mangyari dahil ikaw ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. At ayaw sa gusto natin darating ang takot, mga minamahal. Pero dahil nagtitiwala ka sa Diyos, yung tiwala mo sa Diyos, yon ang nag-aalis ng takot sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, sa panahon ako'y natakot. Kaya meron tinatawag na time of fears, mga minamahal. Panahon ng tinatawag na takot at the times when I am afraid, sabi ng banal na kasulatan. Sa panahon na ako'y natakot, ang sabi, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. So pag naramdaman mong dumarating ang panahon ng takot, dahil ang salita ng Diyos, siya ang tinago mo sa puso mo, ang sabi, lalabas ngayon ang tiwala mo sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag ang nakatago sa puso mo kasalanan, hindi lalabas ang tinatawag na tiwala mo sa Panginoon. Hindi mo magagamit yung pagtitiwala mo sa Diyos. Bakit? Dahil wala ang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Ang nandyan ay ang tinatawag na kasalanan. Pero pag ang nasa puso mo, salita ng Diyos, itinago mo yan, mga minamahal, dahil salita yan ng Diyos, ang kasama niyan
ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, pag dumating ang panahon ng takot, ang sabi, ikaw ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ituloy natin ang basa, sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Pareho lang ang sinabi. Magkaiba ng versikulo, pero ang last phrase sinasabing, ang tiwala sa Diyos, yon ang ating kailangan pagdating ng sinasabing panahon na takot, ng takot, at ang tiwala sa Diyos ay darating kapag ang nakatago sa atin ay ang salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya merong sinasabing hidden danger, mga minamahal. Hidden danger, ang ibig sabihin nakatagong panganib. Ang panganib, nakatago lang yan. Hindi mo alam kung kailan darating sa'yo. Tingnan mo, minsan, hindi ba? Payapang-payapa ka, galing ka sa bahay-sambahan, tumawid ka, pagtawid mo, nasagasaan ka. O di ba? Yun ang sinasabing hidden danger. Hindi naman sasabihin ng panganib, oops, ah, ito na ako. Eh, sino ba ang panganib? Ang danger, yung panganib, walang iba yan, si Satanas lang ang gagawa niyan, mga minamahal. Ang Diyos, nakatingin lang pag merong panganib. Pag nakatago ang salita ng Diyos sa puso mo, nakatingin ang Diyos, ililigtas ka ng mahal na Panginoon sa panganib. Naintindihan natin. Eh, paano ngayon kung ang kasalanan ang nasa ating puso, eh meron kang sinasabing hidden danger, mga minamahal. Basa. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 140, ang talatay 4 at 5 at 8. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa marahas na tao na nag-akalang iligaw ang aking mga hakbang. Ipinagkubli ako ng palalo ng silo at ng mga panali. Kanilang ipinalagay ako na bating sa tabi ng daan. Sila'y naglagay ng mga silo na ukol sa akin. Verse 8. 8. Huwag mong ipagkaloob, O Panginoon, ang mga nasa ng masama. Huwag mong pangyarihin ang kanilang masamang haka, baka sila'y magmalaki. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Anong sinasabing hidden danger, mga minamahal? Ang sabi sa ating nabasa, kamay ng masama. Kung merong kamay ng masama. Pag sinabing hand of the wicked, ang original niyan, walang iba si Satanas, ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Hindi matutuwa si Satanas na ikaw ay malusog. Hindi matutuwa si Satanas na dahil malusog ka, palagi kang nasa bahay-sambahan at pupurihin mo ang Diyos. Gagawa ng paraan si Satanas para mawala ang iyong kalusugan, hindi ka na makarating sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang una nating kaaway, yung sinasabing hidden danger ay walang iba kundi ang kamay ng masama. Pangalawa, mga minamahal, yung sinasabing marahas na mga tao. Paano nagiging marahas ang tao? Pag si Satanas pumasok na sa tao, mga minamahal, hindi yung tao ang gumagawa sa'yo ng masama. Si Satanas na pumasok sa tao, yung masamang espiritong pumasok sa tao, yon ang gagawa ng masama sa'yo. Ang tawag dyan, hidden danger. Minsan kapitbahay mo lang, palagi mo pang binibigyan ng ulam, magtataka ka isang araw gumawa na ng masama sa'yo. Bakit? Dahil ginamit siya ni Satanas para gawan ka ng masama. Naintindihan natin. Ang tawag dyan, hidden danger. Ang sabi rito mga minamahal, mga palalo ng silo at mga panali. O yung sinasabing cord, mga minamahal, cord o tie, sino gumagawa niyan? Palalong silo at mga panali, si Satanas pa rin. Sa madalit sanita, pag pinagsama-sama natin ito, taong kagalit mo, mga disgrasyang nangyari sa'yo, mga silo, mga minamahal, mga panali, yan ay mga problema at kahirapan, lahat yan, ang pinagmulan ay walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Ang tawag dyan ay hidden danger. Kaya ang hidden danger ay darating sa hindi inaasahan ng tao. Minsan nga, malusog tayo pagising natin, nasakit na ng ulo natin. Akala natin, sakit lang ng ulo. Mga minamahal, sa susunod, hindi na tayo nakabangon. O, anong tawag dyan?
hidden danger na ang gumagawa niyan ay walang iba kundi ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng verse 8, hingin mo sa mahal na Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos ang tinago mo sa puso mo, meron kang hihingin sa mahal na Panginoon. Ano ang iyong hihingin? Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng pera pambili ng gamot. Mahal na Panginoon, sana hipuin yung labwas ko, padala ako ng pera papunta sa hospital. Pag nakialam na ang ibang tao sa pananampalataya mo, walang tutugon na mahal na Panginoon sa'yo. Naintindihan natin? Kasi pinabayaan mong makialam ang ibang tao kahit labwas mo pa yan, mga minamahal. Pero pag ang Diyos ang nakialam sa'yo, sigurado kung ikaw ay nasa karamdaman ngayon, mamaya papagaling ka na ng Diyos na ang kanyang salita itinago mo sa puso niya. Kaya ang sabi ng verse 8, itong pwede nating hingin sa malapay noon. Huwag mong ipagkaloob o Panginoon ang mga nasa ng masama. Huwag mong papangyarihin ang kaniyang masamang haka, baka sila'y magagmalaki. O, pwede para natin hingin sa mahal na Panginoon yon, na huwag silang maghari sa atin, na huwag silang magtagumpay sa atin, baka pag nagtagumpay sila, sila ay magmalaki. Kaya nga, kapag marunong tayong manalangin sa Diyos, o nakagawa nating manalangin sa Diyos, bakit natin nagagawa yan? Dahil ang nakatago sa puso natin ay hindi kasalanan, kundi salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subukan nyo yung nakatago sa puso, kasalanan, hindi pwedeng manalangin yan, mga minamahal. Sino tatawagan mo kapag nanalangin ka? Meron bang Diyos na tutugon sa'yo kung ikaw ang itinago mo sa puso mo, kasalanan, hindi salita ng Diyos? Diyos mismo ang nagsasabi, banal na kasulatan, sinasabing, God answer not sinners. Ang ibig sabihin, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Sinong pinakikinggan ng Diyos, mga minamahal? Ang sabi, he that doeth my will, yung gumagawa ng aking kalooban. Sino yung gumagawa ng kalooban ng Diyos? Yung taong ang itinago niya sa kanyang puso ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pag nakatago sa atin ay salita ng Diyos, sa puso natin nakatago salita ng Diyos, ang sabi, hingin mo pala sa mahal na Panginoon na ang iyong kaaway, mga minamay, alisin ang ating mahal na Panginoon. Hindi siya magtatagumpay para wala siyang maipagmamalaki. Bakit? Ang nasa atin ay kapangyarihan. Sinasabing tayo daw ang tunay na iglesia na itinayo sa bato, maging ang impyerno ay hindi pwedeng magtagumpay. Iglesia, dahil ang nasa pusong nakatago o ang nakatago sa ating puso ay ang salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga ang mahal na pa'y nangungusap siya, minsan sa patotoo, hindi ba? Pag napakinggan nating patotoo, ah, ganito pala, nangungusap ang Diyos. Di ba? Sabi nung nagpatotoo, napakahirap ng aming buhay, namumunot lang kami ng basura, napakinggan namin ng pagbibigay, nagtapat kami sa kabila ng kahirapan, pinagpala kami ng mahal na Panginoon. O, nangungusap sa iyo ang Diyos. Kinakausap ka ng mahal na Panginoon, kung yung ang basurero, nung magtapat, basurero lang siya, pinagpala ng Diyos. O, di ikaw, magtapat ka rin, nangungusap ang Diyos para pagpalaing ka rin ng ating mahal na Panginoon. Diba? O, napakinggan natin sa ating kapatid. Doon pa sa IS Pavilion siya na-save, nawala sa mahal na Panginoon. Bumalik ang napakaraming problema sa kanya. Karamdaman, mga bisyo, mga minamahal, pero tinawag siya ng ating mahal, pinabalik siya ng ating mahal na Panginoon. Nagugusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Na huwag mong iwanan ng Diyos, dahil kung iwanan mo, baka hindi mo danasin yung dinanas niyang nakabalik pa. Pinagpala siya, isang taon kalahati na siya nakabalik. Eh kung ngayon ka umalis, hindi ka nakabalik. Saan ka pupunta? Hindi na sa pinangakong langit ng Diyos, kundi doon sa impyerno kung saan si Satanas ang naghihintay sa iyo. Naintindihan natin? Ating mahal na kapatid na naginip siya, mga minamahal, ginunaw na ng Diyos ang daigdig na ito, nagpalabas na ng asopre, nag-rapture na. Nakita niya yung mga labwas niya na iwan. Silang napasama sa rapture,
papasok na sila sa kahariang maliwanag, mga minamahal, pero may humila sa kanya. Anong humila sa kanya, mga minamahal? Kampo ng kadiliman. Kaya gumising siyang takot na takot at umiiyak. Napakinggan natin yung patotoo. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nangungusap, mga minamahal. Na ang ibig sabihin, kahit nasa kamay ka na ng mahal na Panginoon at hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos, si Satanas, kaaway mo siya. Hidden danger, hahatakin ka uli ni Satanas. Paalis sa tinatawag na lugar ng kaligtasan. Kaya bawat napapakinggan natin sa banal na palpit, mga minamahal, ay hindi basta ordinaryong salita lang. Yan ay salitang pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At yan ay nagaganap, may mga kapatirang ginagamit na nagsasalita at nagpapatotoo, pero ang pangungusap na yan ay para sa ating lahat para maiwasan natin ang sinasabing hidden danger o nakatagong pangalim. Kaya para maiwasan natin ang sabi ng ating nabasa, hingin mo yan sa mahal na Panginoon na ang masama ay huwag matagumpay sa iyo. At habang hinihingi mo sa mahal na Panginoon, sinasabing meditate on these things. Ibig sabihin, pagnilayan mo, pagbulay-bulayin mo ang mga bagay na ito. Basa. Dito po sa aklat ng awit, 145, versikulo 5 hanggang 8, ito po nakasahad. Sa malulhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong mga kagilagilalas na magawa, magbubulay ako at ang mga tao ay nagsalita sa kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na magawa at aking ipapahiyag ang iyong kadakilaan at kanyang sasambahin ang alaala na iyong dakilang kabutihan. At aawitan nila ang iyong katwiran. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan at banayad sa pagkagalit at dakila ang kanyang kagandang loob. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating malabanon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Meditate on these things. Itong mga mabuting bagay na ito, ang sabi, ito ang pagnililayan natin sa ating puso. Dahil ang nakatago sa puso natin, mga minamahal, ay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Eh, paano kung ongoing ang service? Naka-duty tayo, mga minamahal, sa CR. Hawak natin cellphone. Nilalaro natin na yun? ML. Ano ba yung ML? Ano ba yung ML? Alam ko, Milo to eh. Hindi ba itong Milo? Eh, naka-duty, ongoing, service, naka-uniforme, nag-meditate sa cellphone, ML ang nilalaro, mga minamahal. Ngayon, ang tanong, sinong Diyos naman ang aasahan mo magpapala sa'yo? Eh, meron kang hidden danger. Hindi ba? Meron kang hidden danger eh. Hindi mo alam, darating sa'yo yan. Sasabihin nung nanay mo, yung anak ko, mainit maglingkod din sa Diyos. Lagi nga naka-duty sa CR. Tama naman. Kaya lang, sa loob ng CR, naglalaro ng ML. O, hindi ba? Kawawa yung nanay nyo. Alam ng nanay nyo, mainit kayo maglingkod sa Diyos. Yun ang alam ng nanay nyo. Pero ang alam ng mahal na nakita, ano ang ginagawa nyo. Naintindihan natin. Di ba? Tapos manalangin tayo, mahal na Panginoon, pag-graduated mo lang ako, bigyan mo ako ng scholarship. Sabi nung salibutan, hindi ba? Ang Diyos kasi kahit hindi ka na humingi, gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Sa puso mo, itago mo ang salita ng Diyos. Sabi ng banal ko sa Satan, hindi ka pa humihingi. Binibigay na sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba? Kaya minsan yung mga magulang natin, yung mga nanay at tatay nyo, napapagtaguan nyo yan. Pero ang Diyos nakatingin sa inyo, mga minamahal. Diba? Kaya pag one member tayo, alam naman natin, dadating tayo ng maaga, magpupuri tayo. Abuti kayo, isang oras lang puri nyo eh. Kami, alas tres pa lang na madaling araw, gising na kami, nagpupuri na kami, mga minamahal. O kayo, dadating isang oras lang ang puri nyo, hindi nyo pa nagawa. O hindi kayo nakaawit. Tapos, manalangin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Sabi uli ng salibutan, hindi ba?
Hindi naman natin nagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sayang yung uniforme natin. Nakaupo lang kayo dyan, hindi kayo nakaawit. Hindi nyo napalugdan ang ating mahal na Panginoon sa linggong ito. Sa araw na ito, hindi natin napalugdan. Bakit? Eh, isang oras na puri, hindi pa natin nagawa, mga minamahal. Naintindihan natin yon. Yung hindi nakaawit, gusto nyong pumalakpak. Lakasan nyo yung palakpak nyo, yung hindi nakaawit. Diba? Ayaw nyo pakita hindi kayo nakaawit, ha? Nakita lang mahal na Panginoon yan. O ano hihingin nyo mamaya? Mahal na Panginoon, tungkulin mo na yung panalangin ko. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo nga sinunod yung kalooban ko eh. Hihingi ka pa ng tugunin ko ang panalangin mo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kinakailangang i-meditate natin o pagnilayan o bulay-bulayin ang mga bagay na ito. Ano bang bagay? Mga minamahal, sabi ng verse 5, dito tayo sa Psalms 145, verse 5. Simulan natin sa verse 6, ang sabi, at ang mga tao ay nagsalita ng kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na gawa, aking ipahahayag ang iyong kadakilaan. Anong ating bubulay-bulayin? Yung kadakilaan ng Diyos. Ipapahayag natin yan, mga minamahal. Ano kadakilaan ng Diyos? Yung mabuting bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Dahil sa ating puso, ang itinago natin ay ang salita ng Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon, gagawa siya ng kakilakilabot na bagay sa ating buhay. Yan ang patotoo natin. Ipagsasabi natin yan, mga minamahal. Kaya sa pakipag-usap, pag nasa atin ang pagkakataon, huwag niyong alisin na ibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin alam yung ating kakausapin sana ngayon, hindi natin kinausap, kinabukasan, wala na palang buhay. Walang salitang narinig na ikaw sana ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Naalala ko yung isang kwento sa isang ebanghelista, mga minamahan. Inubos niya yung kanyang kayamanan sa kanyang retirement time. Ang ginawa niya, nangaral siya na nangaral ng ebanghelyo, mga minamahal. 10 taon siyang nangaral, naubos yung kanyang kabuhayan. Sabi niya, bakit ganito? Kinakausap niya ang Diyos, umiiyak siya. Mahal na Panginoon, bakit ganito? Akala ko ba kapag nangaral ako ng ebanghelyo, maraming taong lalapin? Pero naubos ko na yung aking kabuhayan, mahal na Panginoon. Walang lumalapin. Kahit saan siya pumunta, nangaral siya ng nangaral. Sa sarili niyang bansa, nangaral siya, walang lumapit. Ibig sabihin, walang naging bunga yung kanyang pangaral. Pumunta siya sa iba't ibang bansa, mga minamahal. Pero sa kanyang kalungkutan, salita pa rin ng Diyos ang nasa puso niya, mga minamahal. Mahal na Panginoon, sa huling sandali, pagbungahin mo naman ako. Biglang, may maraming taong dumadaan, mga minamahal. At pagkatapos, sa di kalayuan na kanyang kinatatayuan, nagkumpulan ng maraming tao. Meron siyang napapakinggang salita, mga minamahal. Na-confuse siya ngayon, naguluhan siya, lumapit siya. Paglapit niya, mga minamahal, merong ibang hilistang nangangaral din, napakaraming tao. Ang napakinggan niya na nagbigay galak sa kanyang puso. Ano sabi niya? Ako isang taong makasalanan. Ako isang taong mamamatay tao. Ako isang notorious criminal. Nakapakinig ako ng ibang hero na kaligtasan nung aking napakinggan na pagkilala ko. Meron palang Diyos sa langit na dapat kong paglikuran na nagpago ng aking buhay. Nagpagtagalan ng aking buhay. Kaya pinaganti ako'y nangaral ng Diyos, ng salita ng Diyos. At pagkatapos, ito nagsasalita, binanggit niya kung ano ang pangalan na nangangaral ng salita ng Diyos. Yung taong malungkot na sinasabing sa kanyang pangangaral, naubos ang kanyang kabuhayan, ay walang naligtas. Meron pala isa nangangaral, mga minamahal. At yung nangangaral na yon ay maraming tao ang nakikinig. Bigla siyang napaiyak, mahal na Panginoon. Nalungkot ang aking puso, pero pinalitan mo ng kagalakan.
isang taong naging bunga sa aking pangangaral, sa kanyang pangangaral, maraming taong pinalapit ka sa iyong harapan. Naintindihan natin? And what is the reflection in the story? Ano ang reflection niyan sa istorya, mga minamahal? Di ba? Bisa sa paglilingkod natin sa Diyos, parang ang mahal na Panginoon ay malayo sa atin. Hindi. Habang ang salita ng Diyos nakatago sa puso mo, palaging malapit sa iyo ang Diyos, mga minamahal. Sa huling panahon ng iyong buhay na kailangan mo siya, akala mo wala ang Diyos, akala mo walang naging bunga ang paglilingkod mo sa Diyos, pero isang araw, aanihin mo kung anong itinanim mo sa harap ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At kapag umani ka na, mga minamahal, sagana! Kulang ang iyong luha para sabihin, salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Diba? Kagaya namin, hindi basta-basta. Ako sa pastoral, sabihin ko sa inyo, mga minamahal, siyempre may sarili akong business. Meron akong sariling boy, mga minamahal. Mauutusan namin niya, mag-deliver ka rito, mag-deliver ka rito. Ang sa akin, command ng command. Pag ako'y mag-worker, mga minamahal, hindi naman nila kung alam kung sino ako. Basta alam nila, ako'y dating may ketong. Hanggang doon lang ang patotoo ko, mga minamahal. Pagdating sa pastoral house, akong utusan doon, mga minamahal. Lahat ng utos nasa akin. Pero ang pagkakaiba ko, mga minamahal, dahil lumaki nga ako sa hirap, at para ako nakakita ng isang lugar na maliit lang pero masaya. Kaya lahat ng utos, ginawa ko yon, mga minamahal. O, saan ka makakita? Gising ka ng umaga, prayer warrior ka, pagbalik mo, karpintero, pagdating ng tanghali, karpintero ha. Tapos mag-igib ka ng tubig, mamalengke ka, maghugas ka ng plato hanggang alas dos na madaling araw. Ang tanong ko sa inyo, kaya niyong gawin yan? Inyo kayang gawin yan. Pag kayo lumagay sa sarili ko, hindi niyo magagawa yan. Pero ang nakalagay sa puso ko kasi salita ng Diyos, pag inisip ko, noon marami akong pera. Meron akong mga boy, meron akong mga katulong. Eh, meron naman akong ketong. Ngayon, wala na sa akin ang lahat. May Diyos naman sa puso ko. Hindi ba? Tapos, pagdating sa pastoral house, puro siga pa na yun nandun. Iba-ibang pinanggalingan namin. Mga siga pa na nandun. O, doon mo na gagamitin ang Espiritu ng Diyos. Magpapakumbaba ka sa pinakamababa. Hindi baling ikaw ang sinisigaw-sigawan. Huwag lang ikaw ang sisigaw. Naintindihan natin. O, sasabihin ko, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Inani ko kung ano yung aking itinanim. Inani ko, mga minamahal. Di ba? Inani ko. Bakit? Yung pangarap ng iba, hindi ko yan pangarap. Pero ibinigay sa akin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pero alisin na natin yung pagpunta-punta namin sa ibang bansa, mga minamahal na pabalik-balik. Alisin na natin yon. Kaya ako lagi kong tinitirin, ito na lang, itong aking katawan. Naketong ang nakakabit, mga minamahal. O, malapit na. August 18 na ngayon. Isang buwan na lang, August 27 na. 35 years, walang ketong, by faith, hanggang rapture, walang ketong. Ikaw ba naman ang mabuhay ng walang karamdaman, hindi ka ba magiging masaya? Masaya ka. Bakit? Ang hinahanap nga ng tao, kagalingan. Ipinagkaloob sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayan ang palagi kong hining mahal na Panginoon. Ang ketong nailis mo sa akin, huwag mo lang pababalikin. Pag-ibayuhin mo, patuloy mong gamitin bilang buhay na patotoo sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Paulit-ulit ko yan na panalangin, mga minamahal. Eh kung kayong ginaya ko, naka-duty, actually ganun yung aking mga kasama. Kaya nga inaabot ako ng alas dos, alas kwatro ng madaling araw. Kasi ganun sila eh. Iiwanan nila ako, pero pag sa ibang bagay, dun sila masaya. O yung isa minsan lumapit sa akin, tatala ko, bakit wala ng buhok? Noon pala, tinubuan siya, mga minamahal, ng kanser. Nagpakobat pala, cobalt therapy. Hindi rin tumagal ang buhay, mga minamahal. O, hindi ba? Kasi kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kaya magtanim ka ng mabuting bagay sa harap ng Diyos, itanim mo sa puso mo ang salita ng Diyos, aanihin mo lahat ng inilagay mo sa puso mo. Ituloy natin ang basa.
Ang sabi ng verse 6, at ang mga tao ay magsalita ng kapangyarihan na inyong kakilakilabot na magawa, aking iyahayag ang iyong kadakilaan, kanilang sasambitin ang ala-ala sa iyong dakilang kabutihan at aawitin nila ang iyong katwiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayun daw ang ating pagbulabulayin. Yung kabutihan ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, palagi natin yung pagbulay-bulayin. Kaya pag nagawa natin yan, mga minamahal, ang nakatago sa ating puso, salita ng Diyos, yan ang nakatagong hindi kayang agawin ni Satanas. Meron pa tayong tinatawag na the hidden life, ang nakatagong buhay. Ano yung nakatago nating buhay, mga minamahal? Basa, last verse natin yan, maghanda, ating mga magpaawit, mga manugtong. Dito po sa unang Juan, 2 talatay 19, 20 talon sa 25, ganito po ang pagkasulat. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas sila upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 20, at kayo'y ay may bahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mabagay. 25, at ito ang pangako ng niyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung may buhay na walang hanggan, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito daw ang tinasabing the hidden life, mga minamahal, ang nakatagong buhay dito sa lupa. Sabi mo, meron akong buhay na walang hanggan, hindi alam ng kausap mo yan, mga minamahal. Sabi mo, yung eternal life, hindi yan alam ng kausap mo kasi yan ang meron ka, ang nakatagong buhay. Sabi ng ating nabasa, yun daw mga lumabas, sila'y lumabas sapagkat sila'y hindi nagsipanatili upang patunayan lamang na sila ay hindi sa atin. Ibig sabihin, yung mga nawala, mga minamahal, hindi sila kasama sa merong tinatawag na hidden life. Dahil hindi naman sa puso nila nakatago ang salita ng Diyos, kasalanan ang itinago nila sa kanilang puso. Kaya ang sabi ng 20, kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ikaw daw na narito, meron kang pahid ng banal, meron kang sinasabing holy anointing at alam mo ang lahat ng bagay. Anong bagay na dapat mong alamin? Yung sinasabing hidden life. Ano yung hidden life, nakatagong buhay para sa'yo? Sabi ng ating nabasa, ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat alam natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Sinasabing hidden life, hindi natin nakikita, pero may katotohanan, pagkatapos ng buhay natin dito, meron tayong buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan ay bunga ng nakatago sa ating puso na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Yung mga dala niyong baguhan, mga minamahal, dalin niyo sila sa harapan kung gusto nilang magtago ng salita ng Diyos sa kanilang puso at hindi kasalanan. Dahil pag kasalanan nakatago, lalabas ang bunga niyan, nakaramdaman. Ayaw mo sa gusto isang araw, paggising mo, may karamdaman ka na. Sa susunod na araw, hindi ka nagigising, darating na ang kabayarang kamatayan. Pag meron tayong salita ng Diyos nakatago sa ating puso, meron tayong buhay na walang hanggan. Tayo mawit, awiting kahit na anong mangyari. Lahat ng dala niyong baguhan, mga sa garahe, dali niyo sila sa loob. Salamat po. Panginoon, salamat po. Sabihin natin yan. Kung wala ka sa buhay ko, wala ka sa buhay ko.
na rin ang tulad ko. Wala na rin ang tulad ko. Ulitin natin yan. Panginoon, salamat po. Lahat tayo magpasalamat. Salamat po. Ipanarin natin sa malapay. At ako'y binago mo. At ako'y binago mo. Hallelujah. Wala ka sa buhay. Wala ka sa buhay ko. Sabihin natin, wala na rin ang tulad ko. Second instance, tunay nga ang pag-ibig ko. Tunay ang pag-ibig ko. Sabihin natin, ang tanging kailangan ko. Ang tanging kailangan ko. Hallelujah. Ako ay magbago. Hallelujah. Sa buhay mong gulong-gulong. Ako magbabago, Panginoong Jesus, Panginoong.
bayan naman naririto. Hallelujah. Ang buhay na binagin. Sabihin natin sa mahal na Panginoon. Panginoon, gamitin mo. Ilang Diyos. Sapagkat po alam namin na ang Diyos ang nagdala rito sa inyo sa tunay na iglesia. Kayo po'y saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya sa ministeryong ito. Inyo pong narinig ang mga patutuo, tanda, kababalaghan at imala nakatuparan na ipinangako ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan kung inyong ibigay ang inyong buhay sa Kanya, isuko ang lahat ng, sa ating mahal na Diyos, ikaw rin ay Kanyang pagpapalain. Ito ang mga reglamento o susi ng kaligtasan. Kailangan mo ang apat na susi nito upang mabuksan ang pintuan sa langit. Paging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una ay ang pananampalataya na kinakailangan mong sumampalataya sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumababa mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay naman uli upang patunayan na siya
ay nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, na kailangang pagsisihan mo ang lahat ng inyong mga kasalanan at iwanan ang mga kasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ito ng mahal na Panginoon na nais mo ngang totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. At ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ito ay nakasaad sa Gawa 2:38 na sinasabi, magbautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon ay magbabautismo sa iyo sa kanyang banal na Espiritu sa tagdang panahon habang ikaw ay nagpapatuloy ng pagdadalo sa ating mga banal na gawain sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at nagsusumikap sundin ang kanyang banal na kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating din sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, mangyari lamang po pagkitaas ng ating mga kamay, yan po'y tanda ng pagsuko natin sa ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin, sa pangalan ni Hesus, aking dalangin. Amen and amen. Manatili po ating kamay. Kami na po ang mananalangin. Mapagpala po namin, Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng aming beloved parents and the Lord, your in-time prophet, Ugad, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumatanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa makapangirang pangalan ni Jesus. We pray in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya't hallelujah sa ating mga minamahal na mga baguhan, mangyari lamang po huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi niyo pong magawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya atin na pong tinatawagan ang ating beloved preacher Benedict Purlahe para sa ating free year for the sick. Amen. Amen. God bless you. Bilang pa rin may bilang ko preacher. Mga minamahal, tayo po ay dadako sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, anuman mga kahilingan natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang banal, sa pangalan mong aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po ng aming pong minamahal, ginagalang na pasto at banglista, Wildis Clada Almeida, ang banal na popita sa aming huling kapanahunan. Mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, kami po'y nagpapakumbaba. Humi kami, o Diyos ng kahabagan, sa amin kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At nakikita po, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng mga anak,
tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng kanilang mga pangailangan, kanilang mga panalangin sa iyo. At patuloy po namin dinadalangin sa iyo, Diyos, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng ayon po minamahal, ginagalang ng pastor, ganun din po sa mga beloved children, the whole Almeida family, patuloy mo din po silang pagpalain, pag-ingatan, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat mga kapatid, mga Panginoon, pagpalain mo sa mga pangalan ng Jesus, hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Ipatong po natin ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, at ilagay po natin yung kaliwang kamay doon sa bahagi kung saan nandun yung kalamdaman, mga problema. Ito po palayasin natin sa mga pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, halimbawa kayo may kalamdaman, sakit sa puso, sabihin nyo, demonyong kalamdaman, sakit sa puso, cast out in Jesus' name. Yan po, sabihin nyo, mga minamahal. Sabay-sabay po natin palayasin, mga minamahal, lahat ng mga uri ng kalamdaman sa mga pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upo, pagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mala Panginoon, sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagal na Pastor Evangelista Willis Almeida, sa makapangyarihan pangalan mo, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, hallelujah, hallelujah, be healed, be healed right now in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, cast out, demonyong kalamdaman, cast out in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah, demons of carnality, demons of pride, bring glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay bilang ating taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso upang yung masamang espiritu na pinalayas po natin, ito po ay hindi na po babalik. Amen. Sabay-sabay ito, mga minamahal, malakas para yung masamang espiritu, ito po ay hindi na po babalik. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pundakilang Diyos. Amen. Tayo po magdadako naman po sa mga announcement at aking binibigay mong pagkataon sa ating mga kapatid.